Good evening, my dear sisters and brothers. And as I said in the beginning, we have the first night of the Simbang Gabi. Alam niyo po dito sa amin sa seminaryo, and andito pa kasama namin ang mga seminarians natin. Ang isip ng mga to, hati na sa pag-uwi for their Christmas break at sa mga exams na hindi pa tapos, di ba? Meron pa mga exams, no? O bukas, medyo yung third year yata, hindi na makakatulog yan mamayang gabi. Kahapon, umikot ako doon sa may malapit sa classroom. Marami ang yung parang malalayo ang mga tingin at tila sinasaulo talaga kung ano ba ang mga tamang isasagot. At alam niyo po, pag ganitong mga examinations, typical na yung pagkatapos ng exam, lalabas sa classroom, at titingnan yung mga notes nila. At itatanong kung tama kaya yung sagot ko. Di ba? Go confirm yan eh, di ba? Kung tama yung sagot. O kaya naman, pag hindi nila alam ang sagot, itatanong doon sa mga nakaalam ng sagot. Tama nga ba? Tama kaya? And this is one of the questions that we can utilize in our reflection of the gospel for today, and the readings, of course, in general. Tama kaya? Tama kaya ako? Maaring ito ang tanong ni John. Puntahan nyo nga. Itanong nyo kung siya na nga. Itanong nyo kung siya na ang Mesiyas. Or should we look for another? Many would say that, well, nagda-doubt ba si John? I don't think so. This is not only a question for him, but also the question of those he will lead to Jesus once he's finished with his service as a prophet of the Most High. Itanong nyo kay Jesus. Wag fake news. Wag yung gawa-gawa lang ng iba. Wag yung mga pinoto shop lang. You go there and you ask. Parang kayo, you come here so that you can have that experience of the Eucharist with Jesus. And Jesus did not disappoint. Not only about his rhetoric, his words can be convincing. Alam natin yan. His arguments can capture even doubters. But this time, Jesus said to the disciples of John, "Tell John what you saw." And what you saw are actions referring to the fulfillment of what has been told about the Messiah. Na ang darating ay magpapamulat ng mata ng mga bulag. Ang mga lumpo ay makalalakad. Ang mga ketongin ay nalinis. Nakarinig ang bingi. At ang mga mahihirap ay nakatanggap ng mabuting balita. And not only in this particular verse or text that we can hear or see what happened to Jesus. All of these actions were all throughout the accounts of the evangelists and later on with the apostles of Jesus. Tama ka dyan. When you pointed us to Jesus, when you said, prepare the way, prepare your hearts,
to receive Jesus because He is the one that we await. At ito rin ang sagot sa atin. Ikaw, tayo, yung mga kumapit sa Diyos at kumakapit sa Diyos. In spite of the trials and difficulties that we are encountering, we held on. Naghintay tayo. Darating din yung araw na makakapag-misa na uli tayo ng ganito. 80% ng araw eh, no? Sa labas, meron pa rin. Kayo po'y kasama dito. Sa live stream, meron pa rin. Kayo kasama dito. Ito yung gospel na sasabihin mo sa sarili mo, tama ako eh. Na kahit napakahirap ng buhay, hindi ako magnanakaw. Kahit napakahirap ng buhay, hindi ako mandadaya ng tao. Ang dami pa namang scam ngayon. Na kahit na mahirap ang buhay, luluhod pa rin ako at magpapasalamat sa Panginoon habang humihinga, habang mumumulat ang mata. This is the answers to our frontliners. Tama pa ba itong ginagawa namin ito? Na kami ay magsusugal ng buhay and at the same time, at the end of the day, ay sasabihin namin sa Diyos, Lord, bahala ka na. Tama kaya ito sa mga seminaristang hindi ako mangungopya. Kakapit ako sa Diyos. Lord, magre-review ako. Ikaw na ang bahala sa huli. Tama kaya ito sa isang nanay, sa isang domestic helper, sa isang OFW na nagtsatsaga sa ibang bansa, naghihintay at nananalig na igagawad ng Diyos ang kanyang mga panalangin at kahilingan. Tama po kayo. When you stick to Jesus, when you hold on or held on to Jesus, because He is the one to come. At ito ang tema na pinili ng ating shrine. Tema ng paglalakbay. Tema ng pakikiisa. Kaya nga through the wisdom of our shrine rector, ayan, ang ating bilen ay isang paglalakbay, may daan, may tulay. At ano ang nasa dulo? Ang nasa dulo ay si Kristo. Ang nasa dulo ay Diyos. Paskomunyon, communion, paskosali, participation, paskomisyon. I will be one in communion. I will be one in participation. And I will go out and tell others na tama kayo kapag pinili nyo si Kristo. Kasi, ayan, sabi niya, sabihin nyo kay Jan ang inyong nakita. Kaya sa pag-uwi nyo, ganun din. Sabihin nyo kung anong inyong nakita. Sabihin nyo kung anong inyong narinig. Sabihin nyo ang inyong tinanggap. Ang tinanggap nyo ay ang divine word, ang salita, at ang body and blood ni Jesus. As a church, one with Jesus, in communion, in participation, and in mission. Tama ba ang sagot ko?
tama ba ang pinili ko? Tama po. Kaya patuloy nating ganapin ang simbang gabi and of course at large ang pagiging tagasunod natin kay Kristo na siyang Diyos, na siyang Mesiyas, na siyang magliligtas sa ating lahat. Amen.